Good morning mga kapartners. Isa na naman pong mapagpalang araw para sa ating lahat. Samahan niyo po ako ngayon sa ating episode sa pagluluto ng adobong manok na may gata. At ito po ang ating mga gagamitin sangkap. Siyempre ang ating pong manok. Meron po tayong luya. Meron po tayong bawang, sibuyas, at lemon. Ito pong lemon ay gagamitin natin pamalit dun sa suka. At meron din po tayong asukal na pula kasi hindi po tayo gagamit ng betsin. Meron po tayong pamintang durog, sili at leeks para po sa garnish. At siyempre ang gagamitin po natin yung ating agata at soya sauce at konting mantika lang po. So ayan po, stay tuned po. At i-ready ko lang po ang ating gagamitin sangkap. Ayan, ready na. Nagayat na lahat ng ating lulutuing adobo na ginataan. So, ayan na ang ating manok. Ito yung mga ating gagamiting sangkap. Ayan yung lemon natin at yung gata ng niyog. So, ready to go. Magluluto na tayo mga kapakners. Ayan mga kapakners, umpisa na natin magluto. Gagawin natin ay pamamantikahin muna natin ang ating manok para maalis ang lansa. Igain lang natin siya ng konti. Alisin natin yung kanyang lansa. Ito ang kagandahan mga kapartners pagka pinagmantika mo yung itong manok para maalis yung lansa. Yung ibang nagluluto ng adobo sinasabay-sabay na nila lahat, pero sa akin kasi sinasanay ko na inaalis yung konting mantika dito sa So ayan, ilalagay na natin ang ating bawang tsaka luya mga partners. Ayan, medyo luto na yung luya at bawang natin. Kaya pwede na nating isunod ang ating sibuyas. Gigisay na natin mabuti ito. Saka natin na lalagyan ng tubig para palambutin ang ating manok. Naku po, amoy na ang kabanguhan ng ating manok. Kaya eto, lagyan na natin siya ng ating tubig. Ayan, kumukulo na siya. Kaya lalagyan na natin siya ng soya sauce. Pampalasa po yan natin.
lagyan natin siya ng konting-konting mantika lang. Pwede na rin siya natin lagyan ng ating paminta, mga kapakmers. Haluin natin ng konti. Saka natin tatakpan para palambutin ang ating manok. Ayan mga kapartners, at isusunod na natin lagyan siya ng ating lemon juice. Amoy na ang bango ng ating niluluto mga kapartners. Wala pa ang gata niyan at saka wala pa rin ang ating asukal. Hindi ko muna tinakpan yan mga kapartners dahil nilagyan natin siya ng lemon. Pakuluin natin ng konti. Ayan na kulo na, pwede na nating haluin ng konti kasi wala na yung acid ng ating lemon dyan sa manok natin. Kaya pwede na rin nating isunod na ilagay ang ating asukal na pula. Dahil hindi tayo gumagamit ng betsin, kaya asukal na pula ang gagamitin. Ayan mga kapartners, tatakpan na natin siya hanggang sa medyo matuyo ng konti bago natin ilagay yung ating gata ng niyog. Lagyan natin ng konting-konting sipa mga kapartners. Lalagyan siya natin ng ating sili. Abaw! Ang bango-bango ng ating niluluto mga kapartners. Check natin ang ating manok kung medyo malambot na. Ayan o. Medyo natutuyuan na rin siya. Saktong-sakto mga kapartners. Talagang tuyo na siya. Kaya ilalagay na rin natin ang ating gata ng niyog. Ayan o. Hahaluin lang natin yan. Mga kapartners. Sabay patutuyuin ulit natin yan. Yung maluluto siya sa kanyang mantika mga kapartners. Ayun, takpan na natin. Hintayin na natin yan na matuyo hanggang sa maluto. At siguradong magkakagulo mga kapartners. Maya-maya din, nilalagay na rin natin yung ating sili at yung ating leeks para sa panghuling sahog ng ating adobong ginataang manok. Anabuy! Ayan, check na natin mga kapartners. Wow! Saktong-sakto! Ayun o. Sarap naman. Pwede na. Sa akin, pwede na to. Pero syempre, medyo patuyin natin ang konti para lalong lumasa yung ating manok mga kapartners. Ayan mga kapartners, ready na. Nailagay ko na rin yung ating sili at saka yung leeks natin. At ready na talaga. Kainan na. Ayan, nagmamantika na siya. At maraming salamat sa inyo mga kapartners sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. Nagustuhan po ninyo ang aking video ito. Sana po ay mag-comment po kayo. Like and subscribe po. Maraming salamat mga kapartners. Masalamat. God bless. Salamat.